Ayan, no? So makikita nyo tumutunog, dahan-dahan lang po, huwag nating pepersahin, baka matanggal yung mga lock, yung mga rivet lock. Okay. Hello, magandang araw po sa inyo lahat. Ayan, nagbabalik na naman si Nyox Digitech Channel sa inyong harapan. So, magguantis muna tayo para magbigay na naman po tayo ng munting tips at kaalaman. So, yung in-unboxing natin ng isang araw na nabili natin laptop dito sa Finland ay medyo mabagal. So, 4GB lang po yung RAM niya. Ito, yan o. 4GB. So, ito ay galing Pilipinas. Binili ko din to. So, hindi pala pwede to. 4GB. Kailangan natin ng isa pang mas mataas kasi isa lang palang slot nito. So ni-review ko yung slot nito. Iisa lang po yung slot ng laptop na to. So order ako dito sa Finland na sa Temu. So yung mga taga Europe dyan siguro alam niyo naman yung Temu. Ito ay case ng ating cellphone S24, nagpalit din ako. Okay, meron tayo ditong 8GB DDR4 2666 MHz. So yun ang speed niya and yung kanyang size. So itong Lexar na to ay galing tong Oman doon sa shop ko. Hindi to pwede kasi maliit ang size, 4GB lang kumpara dito sa H Plus na to. Ayan. So ito ikakabit natin. Alright. So bagong bili po ito, fresh na fresh. So naggloves tayo kasi malamig ngayon, magwi-winter na. Okay, alisin muna natin yung battery. Oh, ang dami yung pagkain. Okay, ito naman ay matte. Hindi nakakagasgas. Unboxing muna tayo guys. Samahan nyo ako. Unboxing na. Yung in-unboxing pala natin isang araw. Alam ko na panood nyo yung sa premiere natin. So, kailangan natin ng screwdriver, spudger, slim tools, and ito. Kailangan natin itong plastic spudger para hindi magasgas yung mga gilid. So gumagamit tayo ng Bluetooth mouse. Lagay muna natin sa gilid. So dito meron yung mga screw. Dito yata ay pag hindi ako magkakamali, isa, dalawa, or isa. Misan isa lang nandyan sa gitna, misan dalawa magkabilang dulo, or dito. And dito dalawa din. So halisin muna natin yan. And shout out po sa inyo lahat dyan. And sana po mag-enjoy kayo sa panonood. So yung mga bagong laptop po, ang advice ko ganito. I-ano nyo siya. I-upgrade nyo kung maliit yung memory. Okay. Ayan, ito tatlo to. Tatlo ang kanyang screw. Ang nasa gitna niya ay kulay puti. So madaling tandaan yan. Okay, so yung mga tinatanggal nating tornilyo, ibalik natin mabuti kung mag-DIY kayo or gagawa kayong laptop, lalo na kung design nyo yung laptop para hindi kayo mapagalitan, para hindi kayo makomplain ng mga nagpagawa sa inyo. So maya-maya yan, dito muna tayo sa ating okay, sa ating rubber. So itong rubber na to ay palalagay to dito kapag nilagay nyo at madulas, siya nagigrip, kumakapit. Andahanin natin tanggalin. Okay, bagong-bago po ito. So kung ang laptop nyo ay bago, bagong-bago tapos mabagal, pwede nyo pong i-DIY. Kasi sa Finland po dito, wala masyado yatang, wala pa yatang gumagawa dito. Nagtanong-tanong na ako, wala. Walang Pinoy na gumagawa and may shop man dito, hindi yata gumagawa. Kasi parang sila, palit buo. Okay, isang screw lang doon na slim. Dito yung tatlo. So dapat tandaan natin yan. Yan, magnetic yung dapat yung ating screw driver. Okay. Yan, then dito sa gilid, meron yan naka-slant na screw. Yan, dalawang maliit. So, dahan-dahan po ang natin ha. Dapat pag unscrew, ang tawag dun sa English, unscrew.
pagre-remove ng screw. So para hindi kayo malito sa rubber, ganyan lang pwesto nyo, huwag nyo nang alisin. So nandito yung charging pin para mas madaling tandaan. Okay, so unang-unang natin gagawin, sikwatin natin ang ano, ng slim tools. So dahan-dahanin natin. So gagawin nyo, slide yung ganyan. Dahan-dahan. Ayan o. So makikita nyo, tumutunog. Dahan-dahan lang po. Huwag nating pepersahin. Baka matanggal yung mga lock. Yung mga rivet lock. Okay. Sa kabila, ganun din. Konting slide lang. Ito pong plastic na to, maganda gamitin. Hindi ito nakakagasgas. Ayan o. Okay, pwede na natin itaob ang ating laptop. Ay. Okay, itaob natin dahan-dahan ng screen. And balik natin ganyan. So okay, dahan-dahan natin iangat yung ating back cover. So nakaangat na po yan, yan o. So ganun lang, napakasimple lang po. Sinikwat natin ganyan, kita nyo naman o. Yan o, walang gasgas yan guys. Walang gasgas. So no any scratches na damage ng ating ginamit na tools. Kailangan magaan yung kamay at kailangan hindi tayo makadamage ng ating ginagawang laptop. Okay, so unang gagawin. So tingnan muna, review muna tayo. Review muna tayo pagkatapos ng battery. Unang gagawin, tanggalin po agad ang battery. Kaya po nag-gloves ako, maano ngayon dito, malakas ang static. Kasi maano po, malamig, mag-winter na, ang lakas ng static talaga. So, minsan, ha, kapag ganyang malakas ang static, may chance na mag-short circuit ng ating laptop, yung ating motherboard. So, minsan, pagka ganun mo, dumidiklap, kumikislap, gawa ng lamig. So, maganda na yung nag-iingat tayo. Sabi ng iba, hindi daw totoo yun, hindi nakakasira ng motherboard. So maganda yun na nag-iingat. So may screw doon, isa, dalawa, tatlo, apat. So angat nyo lang yan. Okay. So kasi full charge to, dapat alisin natin. May charge or wala, alisin natin para po safe. Kasi pag nadali nito, yung screw natin, na pag ganun kayo, hiyari na. Short circuit po yan. So ayun, review. So bakit po 4GB yung unang binili kong RAM galing sa Oman? Ah, hindi po pwede. Ni-review ko tong laptop. Yung kabilang side po, walang slot. May abang lang. Kaya ito ay 4GB ang nakalagay. Yan. 4GB, makikita nyo. Zoom natin ng konti yan. 4GB, ang kanyang naka-install. So, aalisin po natin yan. So, kaya yung 8GB na bilili natin, saktong-sakto dito. So, makita nyo naman, oh. Yan. Wala siyang slot. So kung 4GB din yung ito galing to sa Oma sa shop ko, binili ko din to dati doon. So nag-close na yung shop natin kasi umuwi tayo ng Pinas at pumunta na tayo dito ng Finland. So ito, nung ni-review ko to, bago ko to buksan, kita nyo, silyado pa, mga sealed pa, walang nakakagalaw nito. Bagong-bago po to, ilang linggo pa lang. Yan, so yung 4GB po, hindi po pwede dito kasi walang slot. So dapat ang gawin natin dyan, buo, nag-order ako dito sa Finland, yan nga po, sabi ko kanina, 8GB, para palitan natin to. Medyo kasi ano siya, naglalag. Pag nagjo-join tayo lalo sa mga StreamYard, nahuhulog, or nag-e-edit tayo ng mga video natin, upload, galing Filmora. Okay, dito tayo sa dulo, hindi ko sinisira yung mga ano nyan, kasi baka hindi gumana, para mabalik natin. So ganyan ang tamang pagbukas, sa dulo lang, huwag nyo sirain yung kanyang pinaka-sealed. Install natin ganyan. Ganyan lang, oh. Islant na ng konti. Ayan, siguraduhin na nakasagad. And push lang po sa magkabilang dulo. Ayun, pag narinig nyo na tumunog na yun, ganun. Ah, okay na po yan. Ayun, na-install na natin. So, balik na natin yung battery. Kasi wala tayong charger ngayon dito. Nandun pa sa kwarto. So, i-install na natin itong ating battery na to.
At lagyan natin ang screw. Okay. Para safe. Ilagay natin yung ating screw na tinanggal. Ayan, shout out po sa mga nanonood dyan. So, mahina yung boses natin kasi nga po tulog yung mga kasama sa bahay. Baka mapagalitan tayo, maaga pa. Alas, ano pa lang? Alas 8 pa lang siguro dito. Hindi ko pa makita ang oras. Okay. So, kapag bago po ang laptop, gaya na sabi ko, ang pag-i-screw, huwag nyong isasagad. Ayan. Pag na-feel nyo na ganyan na maigpit na, huwag nyo nang pihitin ng todo. Para hindi po masira yung pinaka-ibabaw ng yung pinaka-screw para hindi halatang na-open. So, ganun po. And kapag ganitong mga nag-upgrade, huwag nyong gagalawin yung mga sealed na ganyan. No? Huwag nyong tatanggalin hanggat may warranty po yung inyong laptop. At kasi po, kapag ka nagka-problema, hindi nyo na mababalik. Sasabihin ay ginalaw nyo na pinagawa yan. Katulad nyo, may mga sealed. Na may sealed. So, may mga sticker na magtatanggalin. Huwag sisirain. So, mga professional lang po ang gumagawa. Dapat ng ganito. Kung wala po tayong kaalaman, ay magtanong na lang po sa mga kaibigan na marunong or sa pinakamalapit na shop. So, siguraduhin natin na wala tayong malalaglaga na screw or something na screwdriver or metal. Kasi naka-open po yan, oh. Baka mag short circuit, yari kayo. So yan, hintayin nyo lang saglit yun. Umilaw na. Ayan, ayos na. Nag-start up na. So yan talagang mga ano ngayon, mga laptop ngayon. Tagal na start up, lalo kapag 8GB, 4GB yan. Mas mabilis na ngayon kumpara sa dati. Dati umaabot ng ano, parang 10 minutes, yan, and ngayon, ano, wala pang 2 minutes, oh, open na siya. So, ngayon, yung ating RAM ngayon ay 8GB na. So, mas malawag na. Mas madali nang pumunta ngayon dito sa logo ng HP. Ayun, oh. Ayun, oh. Madami tayong mga files niya, kaya naglo-load na yan ngayon. Napakadami na nating nilagay dyan na mga folder at ang ating mga ini-edit sa vlogs. So, yun, okay na. Ang mahalaga ay nag-display. Okay yung ating nabiling RAM. So, i-ano na natin ito. I-close na natin. Shutdown na natin. F4. Alt F4. Alt F4. Shutdown. So, dati yung shutting down niya din. Napakatagal. Minsan ng shutting down. Minsan 4 minutes. Ganun. So, kasi yung shutting down, dapat ano lang yan. Wala pang 1 minute magsha-shutdown na yun, oh. Kung ating RAM ay maganda, 8 or 16 or 32, lalo nang mabilis yan. So yung 8 okay na yan sa atin. So i-close na natin ngayon yan. So importante, dapat ibalik ng maayos yung ating mga screw na tinanggal. Close na natin. Ganun lang ulit ang gagawin. Pupush lang natin yung ganyan. Kabilang gilid. And nyo. So, mas maganda i-push yan na naka-open kasi baka mabasag yung screen nyo. Okay? Ayan. So, madidinig nyo, tumutunog. So, naglalak yung mga bawat gilid. Ayan. Ayan. Yun. Yun. So, hindi po yan masisira. Don't worry. So, ito nga anong binili namin, oh. May awang dito, oh. Yan, oh. So, may screen. Hindi ko alam kung nabagsak pa to, oh. Sa company na yan. Yan, oh. May konting awang dyan. Dati na po yan, oh. Pagkabili. May konting awang. Yan na namin binalik. Yan, okay. So, kapag ka naka close na lahat ang mga kabilang gilid. So, pwede na nating ibalik yung ating mga tinanggal na screw. So, madaling tandaan. So, yung puti, ibalik agad natin para hindi tayo malito. Iisa lang naman ang puti dito. Dito lang. Yan. So, gaya na sabi, ganun lang. Huwag na isagad at baka mapudpud yung ating dulo ng screw. Para halatang hindi na open. So, may mga size po yan.
Kaya dapat hindi kayo magkakamali. Kasi pag pinilit nyo ilagay doon sa maliit, ano yan, madideform. Okay. Dito to. So, ganyan lang. Smooth lang dapat ang pag-screw natin. Alright. Ayan. Ganyan lang dapat. Smooth lang po ang ating gagawin pag-screw. So, ingatan natin magkamali ng screw. Lalo na yung size na yun. Oh. Tingnan nyo yun. Dalawang maliit na yan. So, kapag dito nyo to nilagay, mabubutas po yung ibabaw. So, dapat tandaan mabuti kung saan ilalagay yung screw. May mga na-experience na po ako nyan nung nagpagawa sa akin. Yung kanilang laptop ay yung pinaka-ibabaw ay natusok gawa nitong mga screw na to. Kasi nga po mali yung paglalagay ng mga nagawa. So dapat alam natin kung saan natin itutusok yung mga screw na yan. Okay, yan o. Kamukha nyan. Nakaside. Okay, ayun. Then ilalagay na natin yung ating rubber ngayon. So, hindi tayo nagkamali kasi nandito nakatutok lang yan dyan. Yung rubber, ganyan lang. Push lang na konti. So, pwede na natin alisin ating gloves. At kumakapit yung mga balahibo niya. Okay, mahina lang po yung boses kasi nga po. Ano, may tulog pa dito. So, ayun o. Saktong-sakto lang po yan. Okay, yung kapila naman. So may pang-upload na naman tayo. Yan, siguraduhin natin na tama-tama paglagay para pagka may problema yung laptop kasi under warranty pa to. Sabihin, in-open natin. Ayun. Tignan nyo naman, oh. Swak na swak. Parang walang nangyari. Okay. And open na natin. And that's all. Tapos na po. So yun, upgrading na, tapos na po. So yan, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa video na to. Sana may natutunan po kayo sa upgrading ng bagong laptop. Yung bagong laptop pwede po i-upgrade kapag mabagal. Pagkapag 4GB lang, ay gawin nating 8GB. Lalo yung mga isang one slot lang. Alright, testingin muna natin kung madaling mag-open yung mga folder natin. Dati kasi yung tagal. Ayan o, mabilis o. Okay na. Yan o. Mabilis na. Dati talaga, napakatagal. Kahit yung right click, tagal. Naglo-loading siya. Ayan o. Refresh. Open natin ulit folder. Ayan o. Mabilis na. Ayan o. Napakadali na. Tingnan natin yung ating browser. Ayan o. Nagawa tayo ng upcoming o. Dati mag-plus tayo dito, inaabot ng siyam-siyam. Ayan. Ayan, okay na. Dati ang tagal po nag-plus tayo dito, inaabot ng 2 minutes. Ayan o. Ngayon, mabilis na. So, effective guys yung 8GB na nilagay natin. Ayan o. At least okay na sa StreamYard. Dati talaga pagka nag-refresh, ganito. Ano, okay na. Once again, yun, bago natin i-shutdown ang laptop natin. Ayun. Ayun. Okay na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. And sa susunod po na video natin, abangan nyo ang ating mga video pang i-upload. Madami pa tayong pagsasamahan. Ayun, God bless you all and see you po sa next vlog. Paalam po. Bye-bye. Keep safe always. Bye-bye.